Mga bro, may malaking balita mula sa US Navy, USN, na siguradong magugustuhan nyo. Sa fiscal year 2025, plano ng US Navy na i-decommission ang 19 vessels, kabilang na dito ang 10 barko na hindi pa natatapos ang kanilang expected service lives, ESLs. Oo mga bro, kabilang sa mga barkong ito ang dalawang guided missile cruisers na USS Shiloh, CG-67, at USS Lake Erie, CG-70, na parehong nasa serbisyo na ng higit 30 taon. Sa totoo lang, ang ESL ng mga barkong ito ay nasa 35 years, pero mukhang pinaplano na ng US Navy na i-repurpose ang mga ito bilang Logistic Support Assets, LSAs letter, kahit hindi pa natatapos ang kanilang serbisyo bilang warships. Pwedeng isipin na sayang ang mga barkong ito, pero mga bro, isipin nyo ang posibilidad, sa halip na manatiling aktibong warships, magiging critical support vessel sila para sa iba pang military operations ng US Navy. Kasama rin sa planong ito ang USS Philippine Sea, CG-58, at USS Normandy, CG-60, na pareho ng umabot o lumagpas pa sa kanilang 35-year ESL. Kung tutusin, isang karangalan na umabot sila ng ganito katagal sa serbisyo, at ang plano na gawing LSA's letter ang mga ito ay isang paraan ng pagbibigay pugay sa kanilang napakahalagang papel sa kasaysayan ng naval warfare. Hindi lang sila basta-basta magre-retire, magpapalit lang sila ng misyon, mula sa pagiging frontliners patungo sa pagiging suporta ng mga bagong henerasyon ng naval forces. Ang tanong ngayon, mga bro, ano kaya ang implikasyon nito para sa atin? Una, kung ang US Navy ay nagre-repurpose ng kanilang mga assets, ibig sabihin lang nito na mas nagiging efficient sila sa kanilang resources. Hindi nila basta-basta tinatapon ang mga barko, ginagawa nila itong bahagi ng isang mas malawak at mas strategic na plano. Kung kaya ito ng US Navy, bakit hindi natin isaalang-alang ang ganitong approach para sa ating sariling naval force?